Sobrang saglit lang tong video natin ngayon, mga boss. Ididiscuss lang natin yung play na sa tingin ko ay bagay na bagay talaga kay LeBron at mukhang mahihirapan ang Rockets na bantayan ito kung tama ang pagkaka-execute ng Lakers. Una sa lahat, ganito po kasi yung ginagawang depensa ng Rockets. Kung makikita ninyo dyan, hawak ni LeBron ang bola at parang dagat ng pula yung sumalubong kay LeBron. Makailang beses na rin kasi nating sinabi na ang goal ng Rockets ay protektahan ang painted area. Kaya tignan ninyo na ang effort nila ay pigilan si LeBron na sumalaksak. At ito na nga, noong lumapit na siya ng lumapit sa rim, may mga nakaabang pa rin na help defenders para kay Bron. Pero, nailusot pa rin niya. Diyan pa lang mukhang effective na rin to. Literal na bully ball si LeBron. Pero nakaisip pa rin si Coach Frank Vogel ng mas efficient na paraan para gamitin itong pag-atake ni LeBron sa loob. Dito, hawak ni LeBron ang bola. Malupit din ang depensa ng Rockets dito. Tignan ninyo, andito si Covington at Green para mawala yung angulo ni LeBron, kina Kuz at Morris kung papasahan man niya sila dyan sa pwesto niya. Pero malupit din ang ginawa ng Lakers. Itong si Caruso at Rondo kasi ay magbibigay ng off-ball screen para kay Kuz at Morris. Tignan ninyo yung epekto nito. Aatake si LeBron sabay libre na si Morris at Kuz kasi binibigyan sila ng screen ng mga gwardya. Noong lumalim palalo si LeBron, nawala na itong si Covington dahil kailangan niya ring depensahan si Kuzma. Kaya ngayon, isa na lang yung poproblemahin ni LeBron. Nasabi natin na kawawa ang depensa ng Rockets dito kasi pick your poison to. Dahil sa mga screen na binigay ng mga guards, hindi nila pwedeng iwanan yung mga 3-point shooters sa labas para makapag-help na bantayan si LeBron sa loob. Kaya dahil dyan, madali na para kay LeBron na umatake. Kung sakali man na pinili ng depensang mag-commit kay LeBron, edi pwedeng ipasa ni LeBron sa mga libreng shooters sa labas para mag-tres. Kaya nga pick your poison. Sa tingin ko, gagawin ulit to ng Lakers bukas sa Game 4. Alas 9 ng umaga to dito sa Pilipinas. At live sa NBA TV Philippines. Alam ko sa cable to hindi sa free TV. So kayo ba mga boss, tama ba ang sinabi natin na kakawawain ni LeBron ang Houston sa play na ating ipinakita? I-type nyo lang po mga idol ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pa-click na lang po idol ng like button, subscribe to this channel at sana nga po ay nag-enjoy kayo. Sa lahat ng idol natin dyan, mag-iingat po tayo, stay at home pa rin and stay safe. This is Jonas BB and as always, hanggang sa muli.